Miguel! Miguel, anak! Miguel! Tulungan mo akong linisin yung imbakan. Parating na si ate mo, kailangan malinis na yun. Wait lang po, ma! Malapit na matapos to. Last game na, last game. Eh, kagabi pa yung last game mo na yan, ah. Dalian mo, sayang ang oras. Mama, namali! Malapit na matapos to, mga 10 minutes pa. Hay nako, wala ka na natulong sa bahay. Bahala ka na dyan. Ito na po, kikilos na! Diyos ko! Grabe naman pala itong kwartong to! Tama. Tama. Tama yun. Good idea, self! Grabe. Galing ko talaga. Uy, Migs! Nasa bahay. Ba't ka patawag? Wala naman. Busy ka ba? Di kasi si Mommy nagpapatulong sa akin. Lilinisin ko daw tong kwarto, yung imbakan. Eh kaso sobrang dumi. Di ko yata kakayanin mag-isa, kaya if available ka, papatulong sana ako. Okay lang ba yun? Ah, bago yan ah. Sige, sige, sure, no problem. Masahan mo ko dyan, Tol. Anong oras ba? Oh, sige, sige, kakain lang ako, Tol. Sige, sige, bye-bye. Ma, di pa ba luto? Kalis pa ako eh. Wala! Ba't ito na naman yung ulam? Utang-uta na ako dito eh. Wala naman akong time para mag-prepare eh. Kasi pala ako, ma. Pumunta na ako kayo na Migs. Ha? Aga-aga kong mesin para pagluto yan. Aga-aga mo rin ako sir mo nun. Uy! Nauna na pala kayo here? Sige, may kasi inahin na ako agad dito. Hoy, huwag mo nililipas sa akin katamaran mo. Nako! Hindi na talaga kayo nagtino. Sayang lang pinagpapaaral ng parents niyo sa inyo. Hiyang-hiya sila sa notebook mong walang kasulat-sulat. Wow na! Nagawa naman! Kala mo nag-aaral dito, yun ah! Uy, tinan nyo! News TV Quick Response Team sa Liwas ng Bonifacio sa Maynila kung saan patuloy ang protesta laban sa gobyerno ng grupo ng mga katutubong Lumad. Malayo po ang kanilang nilakbay, mga kapuso, para iparating sa gobyerno ang kanilang manginaing para sa kapayapaan at iba pa. Matapos magkampo sa Mendiola kagabi, dito naman sila sa Liwas ng Bonifacio lumipat para ituloy ang kanilang panawagan. Mananatili raw sila rito hanggang December 10. Hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, noong pong oras na tayo ay dumating. Ganito po ang sitwasyon sa Liwas ng Bonifacio ngayon. Ipakikita ko lamang po yung itsura ng kaliwang bahagi ng Liwas ng Bonifacio. Sa harapan po mismo ito ng post office building. Sa akin pong kanan, sa ilalim po ng mga puno na yan, mga kapuso, ay gumawa ng mga makeshift tents at ng mga pansamantalang matitirhan itong ating mga kababayang katutubong Lumad at inaasahan hanggang sa December 10. Yan po ay humigit kumulang tatlong linggo mula ngayon. Mananatili po sila dyan. Magtutuloy-tuloy po yung kanilang protesta para maiparating ang kanilang hinaing sa gobyerno. Narito po yung bandang gitna ng sitwasyon po ngayon dito sa Liwas ng Bonifacio. Kung makikita nyo po, bata, matanda, babae at lalaki, pawang mga kababayan natin mula po sa Mindanao, bumiyahe ng ilang araw at dumating sila rito kagabi. Nandiyan po sila nagka-campout ngayon. At kanina po nung tayo dumating, pansamantala silang humuhugot ang lakas sa kanilang pagpapahinga. Wala pong aktibidades sa mga oras na ito, pero inaasahan po ang kanilang demonstrasyon at protesta sa mga susunod na araw hanggang December 10. Bago tumulak dito sa Liwas ng Bonifacio, mga kapuso, nagpalipas muna ng magdamag ang ilang katutubong Lumad sa Mendiola sa Maynila. Dalawang linggo na raw silang naglilibot sa bansa para ihayag ang kanilang pagtutol sa pagkasira umano ng kanilang yaman at kabuhayan sa Mindanao. Nako, di na talagang manlod yung Pilipinas. Puro na reklamo, wala namang mayambag. Correct ka dyan. Wala naman silang papala kahit magprotesta pa sila eh. As if naman papakinggan sila ng panglo, di ba? Uy, tama na kalokohan. Samahin na ako, marami pa tayong lilinisin. Tara, tara, tara. Let's go! Tara! Tara! Iyos ang baho!
Arte-arte mo, baho ka rin naman. Di naman pala madumi yung bodega niya, Mix. Oo nga, muntik lang dumumi. Di na, tara na. Arte-arte niya, mag-inis tayo. Dito na, wa. Dito na, dito na. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. We should still hang on, though we say we don't, 'cause I just wanna get down with you. I'll find the last time I can call you mine. Much more than I say we can do. You can tell me when we're naked. We don't have time, so let's not waste it. For days, don't remember how they taste. You can tell me when we're naked. You can tell me when we're naked. We don't have time, so let's not waste it. Haven't kissed your lips for days, don't remember how they taste. You can tell me when we're naked. Guys! Uy, parang sinawa ng panahon pa yata yan. Oo nga, panahon pa yata ni Noah's Ark yan. Uy, no. Ngayon ko nga lang din nakita dun yun eh. Gusto mo, buksan natin. Tara. Baho! Baho nga. Puralika buk! Grabe! Ganyan. Ang weird naman ay tsura niyan. Parang mangkukulong yung may-ari. Uy, huwag ako malakot. Di mo ba talaga alam kung saan galing yung mix? Oo nga, promise. Ngayon ko nga lang din nakita dun pagkalinis natin eh. Board game ata yan, Victor. Tara, laro natin. Mukhang exciting. Paala kayo, di ako nasama. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Na ito talaga, eh, bakla ako. Natin kasi alam ko saan galing yan. OMG, ano to? Alin ba ito? Uy, what? Uy, okay lang kayo? Uy! Hala, nasaan tayo? Paano tayo napunta dito? Magandang katanungan, Binibini. Salamat sa pagkalahok, aking mga bisita. Panahon na upang kayo ay mamulat sa lahat. Ngayon ay inyong matutuklasan ang grupo ng mga atutubo na tinatawag na Lumad. Sila, ang Lumad ay isang pangkat ng mga atutubong tao ng Katimugang Pilipinas. Ito ay salitang Cebuano na nangangahulugang katutubo. Sila ay binubuo ng 12-13 milyong tao o 18% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Ito ay mahati sa 110 pangkat etnolinguistika. Sila ay tinuturing na marurupok na pangkat na naatira sa mga agubatan at baybayin. Ang kanilang pagkakilanlan ay hindi nagbago. Mayroon silang simpleng pamumuhay, noon pa man. Mayroon silang sistema ng pamamahala at hanap buhay. Ang mga Lumad ay nagkakaisa at mapayapa. Walang iisang tao ang may-aari ng lupa at walang problema. Sapagkat ang kapayapaan, minsan nila'y pinagharian ay unti-unting nabura at iyon ang nagsimula dumating ang mga mananaop. Doon na sila nagsimulang magkawatak-watak at sila sumira sa kayusan noon at mayroon sila. At ngayon, bilang kalahok ng lakong ito, responsibilidad niyong malaman ang anilang kahalagaan sa bansang ito. Pag-usayan niyo. Eh kung mag-iwahiwalay kaya tayo para makapagtanong tayo. Ah sige, tara. Uy, wag! Paano pag di na tayo nagkakita-kita? Wala pala to eh. Hindi ba sila yung mga Lumad na sinasabi ng board game? Oo nga, feeling ko sila yun. Baka may alam sila sa nangyayari sa atin. Pero mukha naman sila mga normal na tao lang. Wala naman mawawala kung magtatanong tayo. Ako talaga?
ko kung nasaan yung location namin ngayon. Uy, ano ba? Ah! Kung ano-ano sinasabi mo, hindi ka naman nainig ang mga yan eh. Ah, ganun ba? Nailich ka? Nais lang po namin malaman kung nasaan po kami ngayon. Anong tawag sa lugar niyo? Hindi namin alam kung sino kayo at kung anong pakay niyo rito. Hindi nga kayo mukhang Espanyol. Marahil galing pa kayo sa ibayong lugar. O kaya naman, pinadala kayo dito ng mga opisyal. At ibig sabihin nun, ay sasaktan niyo kami. Naku, nagkakamali po kayo. Wala po kaming masamang intention sa inyo. Oo nga, hindi naman namin kayo kilala. Pati yung mga opisyal ang sinasabi niyo. Kung ganoon, bakit kayo naririto? Saang kabundukan ba kayo nang galing? At ano ang tunay na pakay nyo dito? Mayroon po kasing paliwanag kasi po naglilibot-libot lang kami dito. Tapos kayo na lang po yung natagpuan namin. Ah, ganun ba? Halina't sumama muna kayo sa amin. Upang kayo ay makapagpahinga at makita na din ang aming pinuno. Uy, tara. Sundan natin sila. Señor, encontrado su lugar. Buen trabajo, soldado. Ano yun? Ano kaya nangyari? Ba't may mga hawak silang baril? Teka, di kaya sila yung mga Espanyol na sinasabi kanina? Tignan niyo yung itsura, oh. Oo nga, ayan nga siguro yun. Araw ngayon, hindi ba? Oo, tama. Ngayon ang araw ng pag-aani. Magandang araw, mahal na dato. Ito po ang bunga ng aming pag-aani. Maraming salamat. Sabihin natin sa mahal na dato na nakita natin ang mga Espanyol. Anong nangyayari? Bakit parang nagmamadali kayo? Mahal na dato, may masama po kaming balita. Parating na po ang mga Espanyol. ¡Lato prisa! ¡Estúpido! ¡Mind you! ¿Dónde está, Maharlika? Mahawa na kayo. Wala na kaming matitiran kapag kinuha niyo yung mga lupa namin dito. Punyeta! Di niyo madadaan sa pagmamakaawa ninyo. Tapos na ang panahon ng pagbabayad niyo ng buwis. Kayo'y dapat maparusahan. Mga soldado, obtener sul cultivos. Si, señor. La deprisa. Silencio. Puñeta. Ano kayong ginagawa niyo? Ayun na, tingnan niyo para sa sino. Grabe po pala yung pinagdaanan niyo sa mga Espanyol. Bahala na magbaya sa kanila. Grabe, ang tatag niyo naman. Kung ako siguro yun, baka sumuko na ako matagal. Oo, kaya dapat tularan natin sila. Tama, hindi yung nagpapatibag tayo ng basta-basta sa kanila. Oo nga, may nakukuha rin pala tayong lesson dito sa game na to, no, kahit pagkuhan. Ano bagong lugar na naman to ah? Asan na naman kaya tayo? Kano na naman tayo napunta dito? Parang katulad naman din natin. Sino yun? Uy, sino kaya yun? Lumad yun, di ba? Parang kamukha niya yung kanina. Gusto niya puntahan natin? Tara. Uy! Sino kayo? Huwag kang matakot. Hindi kami mga Espanyol. Hindi din namin kukunin yung mga lupa niyo. Anong sinasabi ninyo? Sino mga Espanyol? Anong lupa? Marahil isa kayo sa mga walang pusong puting iyon. Hindi ako papayag na ipasara niyo ang paaralang iyon. Uy, nagkakamali ka. Hindi naman kami masamang tao. Hindi ninyo ako malilinlang. Tanging libreng edukasyon lamang iniiling ng mga bata. Lumayas kayo!
Bakit kaya sila nagagalit sa atin? Kala yata nila magugulat tayo sa paaralan. Oo nga, iwan ko rin. Nagtataka rin ako bakit ganun yung reaction niya nung makita nila tayo. Baka kasi akala nila mga Espanyol tayo. Pero hindi naman nila kilala yung mga Espanyol. At saka sino kaya sinasabi nila mga puti? Who are you? Oh my gosh, ibang lahi. Hindi siya mukhang Lumads, di rin siya mukhang Espanyol. What are you doing here? You don't look like Lumad people. Ay nako, English. Stage side ata yung mga to eh. Baka sila yung sinasabing puti ng Lumad kanina. Answer me, or else I will shoot you all. Wait! Don't bang bang, we're not Lumads. Pre, tulong ako. Ay nako, hindi rin naman ako Englishman no. Come with us. We will take you to our general. What are you doing, step bro? Don't resist. Go. Forward. Don't resist. Ano ba yan? Ba't ba tayo din na dito? Ayoko na dito. Ayoko na! Manahimik ka ba? Lahat naman tayo gusto mong makalis na dito. Shhh! Narinig niyo ba yan? Parang may nag-uusap. The Lumad teacher seems to do her best just to save that stupid school. It is just right to close that place because I know that she had a secret plan. I think if that school will continue to be part of our country, she will teach the children and other Lumad people. They will have some idea on how we run this country and could result a revolution of many Lumad people. Buti na lang tayo ngayon, madali na lang mag-aral, no? Kaya kayong dalawa, mag-aral kayo. Basta ako, nagsisipag ako sa mag-aaral. Okay, si Bill lang yung nagka-cutting dyan. Minsan lang. Ibang lugar na naman ba to? Parang kulang tayo. So kaya si Mix? Eh, ano yun eh? Baka patay na yun. Huwag natin hinapin, no? Oo. Oh. Baka naiwan siya doon. Sige, ano na? Ay! Narinig ko yun! Joke lang naman eh, di ka mabiro. Oo nga, ayoko naman eh. Asa kaya tayo? Oo nga, ako nag-home na. Iba na naman. Eh, tara mo, naglakad-lakad na lang tayo, baka may nakakita na naman tayo. Tara. Sige. Ibang iba to, yung lugar na to sa mga napuntahan natin ah. Oo nga. Tulong! May pagkain ka ba riyan? Nagugutom na ako, pati ang pamilya ko. Nako, kawawa naman po kayo. Andiyan na sila! Magtago na kayo, parating na sila. Yamete! Anarawa! Soradawa! Umaywa! Senderesur! Gano! Deramus! Kung hindi nyo kinuha lahat sa amin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Napakasamaan yung tao. Kinukuha ko lang naman kung ano yung amin. Sino kaya yung mga sandalo na yun? Ba't kinukuha nila yung mga Lumads? Sila ang mga walang awang Hapones na kinuha lahat ng aming mga pag-aari. Hapones? Nasa panahon na tayo ng mga Hapones, pero bakit kinukuha nila yung iba? Nagawa nilang magnakaw dahil ayun na lamang ang dahilan upang may mapakain sila sa kanilang mga pamilya. Kasi pati ang aming mga pananim ay nakuha na nila. Hala, nakakaawa naman pala yung sitwasyon nyo ngayon. Wala eh, ayun na lang yung dahilan para may mapakain sila sa mga pamilya nila. Naku, sigurado ako, magbabayad din yung mga yan sa pag-aapi nila sa inyo. Tama, may kalalagyan din yung mga yan. Inapin nila kayo nung walang kalaban-laban. Itigil ang pagpatay! Itigil! Nasaan na naman tayo? Itigil! Mukhang pamilya tulagan nito ah. Mukhang nakabalik na tayo. Ito nga yata yung nasa TV nung nanonood tayo dun sa bahay. Nasa TV tayo? Tara! Itigil ang pagpatay! 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 Binabati ko kayo sapagkat napagtagumpayan ninyong lakbayin ang makasaysayang buhay ng mga Lumads. Inyong natuklasan ang paghihirap, paikipaglaban at paikipagsapalarang dinanas ng mga taong uhaw sa pag-asa at kalayaan. Nais kong sabihin, tapos na ang larong ito at kayo ay nasa kasalukuyan na upang ipagpatuloy ang inyong mga normal na buhay. Naway ito ay magisilbing aral at lubos sa pagpapahalaga sa inyo at sa mga taong kasabi ng bansang ito.